Hello, magandang araw, magandang gabi po sa inyo dyan. Ito pong video ko na to ay ito yung tinatawag nating inline. Okay, itong makina na yan, inline yan. So, yan yung pwedeng gumawa ng CD, CDR or CDRW, or DVD as well. So, kaya ko siya minamanual pag-transfer, yan yung nasa gitna na yan. Yung pinagkuhanan ko nung nakapatong na green ay sira po kasi yan yung bridge na yan. So, dapat yan diretso mula doon sa anel papuntang UV section. So, sa kasalukuyan sa ngayon, nung actual na paggawa ko niyan, hindi ko napansin na may code na pala. Huminto na pala yung UV section. So, yung ginawa ko niyan ngayon, kumuha ko ng sample na CD, dadalhin ko siya doon sa optical density. Kasi i-test ko siya kung okay ba yung optical density niya. Kasi kung hindi okay, yun yung sinasabi natin na pagdating ng panahon na dahil pirated yung CD natin. So, hindi yun sa dahil sa pirated. Sa paggawa yun, yung tipo bang dapat maganda ang paggawa mo. So, sa section na yan, bali, ang manual na pag-load natin ng ating mga materials ay pinifeed na siya papuntang UV section. So, green siya. Okay, ang ginamit ko na dye dyan, kung tawagin natin, parang sabihin natin ink. Marami kasing kulay ng CD. May transparent. Mayroon ding, yan, katulad yan, green. So, green yan. Bali, ang gawa ko na yan ay gagawin siya ng Philips products. Okay. So, ayan, mapapansin nyo. Simula, green at naging silver. So, mamaya makikita nyo kung paano siya naging silver. Yan, may mapapansin nyo, may parang bilog na sa itaas na kapatong. Lacquer yun ang ibig ang tawag dun. Solvent. Kumbaga yun yung matutuyo siya magiging protection ng CD para hindi matuklat agad. Yan. So, pagkatapos niyan mula doon sa spatter, yung silver spatter, pagkatapos ang buga ng silver, dadalhin siya dito sa tinatawag nating washing area. Chemical din siya. Kung tawagin namin noon ay rinse. So, ilalagay siya sa dyan sa bilog na yun na mabilis ang spin. Ilalagay yan, bubugahan dyan sa pinakagilid na CD, yung bilog na yan. Lilinisin niya yan, wawashing niya. Kasi yung mga natira-tirang tinta at silver, buburahin niya yun dahil doon chemical din yun. So, dapat kasi ang CD, yung pinakabilog niya sa gilid, dapat transparent yun. Kasi kung hindi transparent, darating ang panahon din na matutuklap yung silver mo. So, para maganda ang gawa, 52x kung tawagin natin sa value, sa speed, no? 52x yung gawa mo, dapat yung pinaka bilog niya, pinaka gilid niya, dapat ano yun, walang ink na natitira. Yan, yung finocus ko na yan, yan yung tinatawag nating tank, dye tank. So, dyan ko nilalagay yung, dyan namin nilalagay yung dye, kung tawagin. So, sa madalang salita, ink, okay, dyan namin nilalagay. Makikita niyo kung paano bubugahan, paano lalagyan ng tinta ang isang CD materials doon sa part 1 na video ko. So, ito yung 99.9 silver. Naubusan ako niyan. So, kailangan ko magpalit. So, hindi ko pa inilagay. Ayan. So, ilalagay yan dito sa baba. Dyan. Dyan yan ilalagay. At syempre may procedure din siya paano ibalik. So wala pa akong video niyan. Okay guys, sana magustuhan niyo. Bulabugin niyo na rin. Like, subscribe, mag-notify na rin, mag-notify na din kayo. Para sa mga susunod na video. Salamat.